Ang pag-usapan lang natin, Presidente. President, yung ano, yung kamusta na yung mga OFWs natin? Di ba yung mga ganun lang naman? Tapos, ano yung mga ginagawa nyo ngayon since naka-lockdown? Naka-lockdown din ba kayo? Di ba? Yung mga ganun. Mm. Tapos, problema sa, yung mga problema ng mga nurses, pinag-usapan namin kanina ni, ano ni LBS. Tapos, iskinamento niya nga, yung pasi, gumawa ng ganito, ganito. Kasi nag-donate daw kayo ng 2,000 doon sa ano, sa OWA. Okay? So magkano na tayo? Sige. Okay. Manila, I'll keep coming back to Manila. Okay, isang magandang-magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan. Manila, coming home. Dito pa rin tayo sa Maynila, Kamaynilaan. At tayo po ay GCQ. GCQ tayo. Medyo mahigpit na maluwag na hindi maintindihan. Okay? Yan. Sige. Okay, nandito tayo sa ating programang Babaeng Migrante May Kakampiga. At syempre, kasama natin ngayon ang ating mula, yan, mula sa Pasay, ang aking paborito. Paborito ko to eh. Si Ma'am Raquel. Raquel Brazero. Tama ba ako? Okay. Happy birthday! Yes. Happy birthday! Kasi thank you. Birthday mo nung nakaraan. Binati ka pa naman namin doon sa ano? Doon sa... Thank you! Oo nga. Diyan pa kay ano nga ito. Binati ka namin doon sa DJRJ. Memorize na memorize ni Johnny Gomez yung birthday mo. Salamat! Nais kong kumustahin sana, Ma'am Raquel. Ano bang kumusta ngayon ang ano ang ating mga OFW? Yan. Yon. Kamusta na sila ngayon? Okay. Una, ganito muna. Unahin ko muna ang mga agencies like Pasay. Kamusta kayo? Ha? Mabuti naman, pero taghirap talaga. Marami kaming mga members na nagsara talaga. No? Work from home. Work from home. So, yon. Kaya lang, ang Pasay, kahit na ganoon, we are continuing our part, no? Mm-hmm. Na like, every week, meron kaming webinar para matulungan ang aming mga members kung ano ang mga bagong polisiya dito sa atin at saka sa mga host countries. Para pagdating ng panahon, ano man yung magiging new normal or after COVID, ano yung magiging buhay, at least naka-prepare yung mga members. Mm-hmm. Yun. So, yun po yung nangyayari. Ikaw parang hindi ka nawawalan ng ano ha? Hindi ka nawawalan ng parang wala kang problema. Parang ganyan nakikita ko sa iyo eh. Ito. Okay. Di ba, Ma'am Raquel? Parang okay lang, masaya ka lang, di ba? Oo, ano lang, take life lightly. Okay. So, kahapon, naging ano ko din dito si Admin, ano eh, Admin Hans, nanonood siya sa atin. Okay, so, si Pasay, ilan ang miyembro ni Pasay? Talking of Admin Hans, nagkita din kami yesterday, face to face, for the first time ako ay lumabas. Para lang ihatid yung aming donation no, ng Pasay, 2,200 pieces na face shields para sa ating mga dumadating. Ilang pieces yan? 2,200 from Pasay and then 250 from JEPCA and ZAEP. Para yun sa ating mga OFW na dumadating sa airport. Mm-hmm. Kasi kailangan. Oo, congratulations ha. Kasi, thank you. Naikwento ko na rin to kay LBS kanina. Kasi merong isang
naging scam dyan sa loob ng NAIA, dyan sa MIA. Binagbenta, yung una daw, wala pa siguro yung mga donation ninyo, nagbenta daw itong mga taga doon ng face shield worth 200 pesos ang isa. Diba? Oh. Oo. So, kaya ngayon ay iniimbestigahan na ito. No, diba? Ah, okay. Good. Tapos lumabas naman yung ano nyo, yung inyong mga face shield. At syempre, libre yun. Diba? So, yun. And thank you very much. Yung, okay. Yung face shields na yun, tumawag kasi si, ano, si, yung staff ni admin. At sinabi na, naghahanap sila ng face shields na ang budget lang ay 20 pesos. 20 pesos. Hanggang 20 pesos. Hanap kami lang hanap ng ano ng ganoon hanggang nakahanap ako ng tulad ng ginagawa ko nung during the lockdown. So, 'yun. Nakahanap ako ng 20 pesos lang talaga. Mm-mm. So, baka may gustong mag-order by 20 bulk pesos lang talaga. Meron kang sample yes, diyan, ma'am? Yes. Wala, naubos mo na. 20 pesos talaga? Ang galing-galing 20 pesos. Pa-order na. Basta by volume lang. Kasi kailangan libo ang order. Pinakausapan, oo. Oh, pero wala ng 20, ha? 26 meron. Yeah? Yun, 20 lang yun. Ang galing, ha? And of course, nanonood sa atin si Dexter Rabanillo, yung medyo kaano ni Mocha to eh, yung kaibigan ni Mocha Uson, yan. Si Lloyd Evan Rem, at saka si Virgo Rodriguez, ang mga nanonood sa atin ngayon, Ma'am Raquel. And sabi nga nila, okay, happy birthday daw. Happy parang tagal ng birthday mo. Thank you. Thank you. Anyways. Thank you. Yes. Ang tanong ko sa iyo ngayon, babalikan ko lang yung kaninang tanong ko na, kamusta na ang mga agency natin ngayon? Okay. Sa ngayon, wala talaga. Ang namamayagpag lang ay mga sea-based. Oh. Yung land-based, yung land-based ay yung may mga ano may mga healthcare workers papunta ng UK, Germany. At saka ano Saudi, no? So mga healthcare workers, unfortunately, kasi nung una pinayagan pero kahapon nung Monday meron na naman bagong lumabas na hindi, pero kanina in-interview si Sec kasi nag-apila ang mga nurses eh, kasi sila yung apektadong-apektado. Mm-hmm. So nag-apila sila. So ang sabi ni Sec Bello ay ngayon daw meron silang meeting at 2 o'clock with IATF. Mm-hmm. Ay kanya daw ano i-apila at saka sabi niya mukha daw magiging positive naman daw, sabi niya. Yun, quote and unquote. Pero sabi kasi na kailangan nga natin dito yung mga healthcare worker, ba't palalabasin mo? Anong mga comment mo sa ganun, ma'am? Okay. Based on statistics, there are about 200 to 250 unemployed nurses. Unemployed? Or unemployed or underemployed. Ibig yes. sabihin, hindi sila practicing nurses. Mm-hmm. So, nasa ibang, ano sila, nasa BPO, nasa, kaya may excess. May excess ang number of nurses, which talaga naman, ang Dolly din, ang PUA din, aminado sila kasi nasa, may statistics siya eh, mm-hmm. supported by statistics. So, mm-hmm. talagang may excess tayo. Kaya, at saka, tatandaan din natin ang mga umaalisong nurses, ito din yung mga ex-abroad. Yes. No? Dahil nasanay na. Sila. Oo. Mm-hmm. At saka nasanay kasi sila na may ang sweldo mataas. So, mm-hmm. pagka, halimbawa, galing ng, ano yan, galing ng Saudi Arabia, pag nag-apply yan, hindi yan mag-a-apply dito sa atin. Ang next na application yan, going to Europe or going to the US. Oo. No? So, sila itong mga nakabinbin sa ngayon, no? Mm-hmm. Yan. So yan po yung sitwasyon. So ang pinakamalaking problema ngayon itong mga healthcare worker natin, ano? Ito yung mga healthcare workers natin. So yon. May ginawa na ba kayo action diyan, ma'am? Kasi kung ganyan, siyempre PNA ba kinantok-katok na? Kasi nurses yung marami diyan. Okay. Yes. Actually, itong nangyayaring ito sa healthcare workers, the best
people na dapat ho ay maglabi ay ito po yung mga nurses at they have their own associations, no? And we had a meeting already with their association, yung Philippine Nurses Association. Yung FPNA, no? And aside from that, sumulat na rin kami nung June, sumulat kami sa IATF para i-lift yung total ban para doon sa, lalo na yung may mga dokumento na, at saka yung may mga existing job orders. Kasi tulad sa Germany, ang nagbabayad kasi lahat ng fees ay binabayaran ng employer. Kasama na dito yung language training. Ang language training ay 10 months to 12 months yan. Bayad ng employer yan. So, gumastos na yung employer, tapos biglang hindi pa aalisin. At saka itong mga nurses na to, since nag-aaral sila ng language, German language, hindi na to nagtatrabaho eh. So, ibig sabihin, hindi sila apektado doon sa sinasabi na dapat mag-serve sila. Mawawalan tayo ng nurses. Hindi na po nagtatrabaho to eh. Hindi sila engaged. So, nagti-training sila ng kasi binibigyan din some employers give them also allowance. Uh-oh. Tapos libre din po yung pagkain, no? Housing. Para lang dito sa language training. So, yun. Ibig sabihin, so matutal, nakagastos na yung mga employer. So, may pananagutan. Yes. Halimbawa, kunyari ikaw, ma'am, may pananagutan ka ba dun sa nangyaring ganun na hindi sila pinaalis, pero ikaw as an agency, ano pananagutan mo sa employer? Babalikan ako ng employer, sisingilin ako kasi meron kaming kontrata, yung recruitment agreement namin, nakasaad yun doon kung ano yung magbabayad siya ng ganito. So, syempre yung employer, puprotektahan din niya yung sarili niya. So, sasabihin din ng employer na, okay, gagastusan ko yan, pero pagkalimbawa hindi natuloy yung babayaran mo ako, you have to pay me back. O, di lalong malulugi tayo, ang mga agency. Ay sakit ulo. Totoo po yun. Diba? Totoo yun. Mas nagbabayad ka pa ng renta mo sa opisina, yung mga tao, ayaw mo namang umalis, diba? Sayang-sayang mga ganun. Anyways, ang sinasabi natin, nanonood naman sa atin si Johnny Gomez, oh. Talaga, ang followers kanyan, si Johnny Gomez ng DCRJ. Anyway, hello po. Yan na, Johnny, ginabati ka ni ma'am. Okay, so malaking problema yan sa atin, di ba? Yes, malaki po. At saka, ang mangyayari po ay baka mawala sa atin yung market. Yun yung kasi, isa. Kasi, syempre, pupunta yung, yung employer dahil kailangan nila, pupunta sa ibang sending countries. Uh-oh. So mawawala sa atin. Ganun po ang mangyayari. So ano nang ginagawa niyo ngayon bilang PASEI president? Ano yung ginagawa ninyo ngayon sa ganitong nangyayari? May pandemic na, may mga problema pa sa mga worker, hindi makalabas, etc. Ano ang hakbang na ginagawa ng PASEI bilang presidente? Oo, madami eh. Kasi, sakit sa ulo. Oo. PASEI alone has about 300 members. Yes. So, alagaan mo yan. So, sari-saring problema. Karamihan problema talaga, no? Problema sa repatriation. So, pagka may problema dun sa members namin, tinuturuan namin kung anong gagawin, no? Lalo na pag halimbawa may namatay na OFW. Oo. So tinuturuan namin yung mga members namin kung anong gagawin, tinuturo namin from the start to end. At pati sa OWA nakikipagtulungan kami pag nakita namin na merong kaming member na may distressed worker. Agad-agad tinatawagan namin ang pansin ng aming mga members. And then continuing din yung aming
learning sessions sa mga members namin. Nakikita ko nga yung webinar ninyo eh, parati-parati. Sipag-sipag nga eh, di ba? Nakikita ko talaga. Well, anyways, ang problema natin, pero ang tanong ko sa inyo kang ngayon, meron pa rin opening sa iba. Di ba? Meron. O, kayo ba may opening? Kayo alam ko, Canada mo meron eh. Di ba? Yung Canada, yes, meron. Oo. Pero yung Canada kasi hindi ganun kadami. Pero konti nung lang. Meeting namin kay Sec Club last Friday, sinabi niya na meron niyang malaking makukuhang employment or job offers or job orders galing sa Canada. Mm-mm. At sabi niya, itong September daw baka pupunta siya kung sana matutuloy kasi meron daw pirmahan ng bilateral agreement doon sa Canada. At ang sabi niya, maganda yan kasi pwedeng dalhin yung pamilya. Pero babala ako, wala pa ito ha. Baka gagamitin ng mga nanonood. Oo, wala pa ha. Chikahan pa lang namin to. Illegal recruiters. Oo, tayo maniniwala. Growing. Kaya lang inuunahan ko na kayo. I-check natin. Oo. Malay mo next year, di ba? I-check po natin sa PUEA. Oo, next year. Yes. Pero dapat kung mag-o-open next year ang mga pintuan ng ating mga kaibigan na mga employers, halimbawa sa iba mga lugar, sapat-handa rin tayo dito. Kasi maiiwan tayo sa pansitan kapag hindi pa tayo kahit pa paano ay, di ba, nag-aayos-ayos na, prepara. Ilang buwan na lang yan, di ba? Yes. Baka Marso, okay na tayo, di ba, ma'am? Pero ang sinasabi kanina ni, sa tingin mo, ano, parang ang bigat ng loob mo, hopefully March. Sana, Lord. Oo, nandiyan naman yun eh, di ba? Pero ibig sabihin, ang tanong ko lang ngayon ay, paano tumatakbo ngayon ang inyong mga ahensya? Since ganito nga nangyayari. Tulong-tulungan din siguro kayo din. Oo, ano po, ganito po. Wala talaga yung nasa work from home kami. Wala na kami, yung mga staff namin naka-forced leave. Tapos yung mga staff namin ay tinutulungan namin na makapaghanap ng ibang trabaho, like online selling, which is yun ang ano. So, binibigyan ng konting kapital para makapag-negosyo. No? Yun ang mga ginagawa namin. Talagang as in sarado talaga ang mga opisina dahil walang gagawin sa office. Oo nga. Gastos pa sa mga kuryente, ano, di ba? Yes, anyways, yes. May isang katanungan dito si Attorney Laura regarding daw doon sa insurance. Yan. Hindi ba sinisingil ang insurance for repatriation? Kayo, halimbawa yung mga may nangyari doon, di ba, puro OWA sumasagot eh. Meron bang dapat bayaran ng insurance sa repatriation ngayon nangyayari? Yun nga sinusulong namin yan. Kasi sinasabi ng mga insurance companies, wala kaming pananagutan kasi force majeure yan, no? But then meron nung kasi tawag mo force majeure. Major. Force majeure, natural. Oo, o natural disaster. Oo. Ngayon, sabi namin, meron namang mga terminated na talagang terminate sila because wala nang negosyo ang yung employer. So, oo, baka pwedeng habulin kasi pwede namang hindi yun force majeure or anumang nangyari o bago pa man nagkaroon ng pandemic. Mm-hmm. Yun, pwede yun. At saka, kung namatay yung OFW, hindi naman COVID, natural death. Pwede yung singilin yung insurance doon. Opo. Ang sabi ng insurance, pumayag? Pumayag naman po. Ah. Meron kaming mga members na nakasingil po. Yun. So kasi may mga nagtatanong sa atin, paano yung insurance namin? Mga ganong klase. So dapat mapapatunayan lang na hindi dahil sa COVID. Ganun ba yun? Yes, yes. Okay. Po, yes. Hindi ba pwedeng pati COVID ay isama? Ang sabi ng insurance,
Force majeure. Ah, force majeure. Oo nga naman. Sige, yon. Medyo ang hirap din, ano. Pero yun nga, medyo dapat i-ano natin yan, ano. Kasi laki din ang kinita nila sa inyo. Diba? Oo nga, Oo nga. Anyways, sa ngayon, kahit pa paano, may bukas pa rin. Ang Japan, medyo nagpo-process-process na unti-unti. Yung mga naiwan, di ba? Oo, pero hindi ho makakapasok eh. Sarado po ang border. Oo. Hindi po nila tinatanggap, oo. Pero nagpo-proseso na ang konti-konti. Oo. Kasi may mga... Yung Taiwan. Taiwan, bukas na rin. Yun, Taiwan, bukas yon. Mm. At saka Hong Kong. Yan, tumatanggap yan. Kasi nakakapagpidos kami ng kaunti sa Hong Kong. Nakakapagpidos ako sa OWA ng mga papuntang Japan. At saka konting Canada. Nakita ko nga yung ano mong isa. May pinadala ka ng mami, di ba? So, isa lang yun. Sabi ko, kilala ko yan. May-ari yan. Kilala ko makusay yan. Tawa na tawa. Tuwa-tuwa naman siya. Kasi, siguradong-sigurado siya na, ay, kilala niyo pa naman. Ganun, di ba? Pero, ang tanong ko, ito yung mga ano pa lang. Sa tingin niyo po, ma'am, may mga opening kaya na mangyayari sa ating mga trabaho sa labas? Oo naman. Meron. Kasi like, oo, pero hindi na ganun kadami. At the start siguro, start ng pagbukas, hindi na ganun kadami as in last time. Kasi yung mga host countries natin, apektado din sila. So, ang uunahin nila, yung kanilang mga locals, no? Yung mga nationals sila. Yung may iwan, yun na lang yung sa atin, which will be like mga manual talaga, manual works yon. So yun, mapupunta sa atin yon. Dati kasi nung bago mag-lockdown, nagkaroon pa ng usapan tungkol sa Europa, di ba? Ang daming opening sa Europa noon. Oo. Yes. So anong kalagayan ngayon ng mga bansa na yan? Like for example, in Germany, meron pang mga, ano ba yung isang opening dapat sa inyo noon? Poland. Yung Poland. Ano nang nangyari ngayon sa mga yan? Tinamaan din ba Czech sila? Czech Republic. Oo, ganito yun. Like yung Germany, talaga namang kailangan nila talaga. Kasi aging, ano yan eh, aging country. No? Oo, matatanda na. So, kailangan talaga nila. So, that's the reason na nagbukas sila ng other skills, no? Mm-hmm. Hindi lang healthcare workers. Mm-hmm. Last March, meron silang bagong batas na ito yung mga health skilled workers na kailangan nila, no? So may listahan yan, kaya lang sa ngayon medyo mahaba pang proseso yan, wala pang nakapag accredit niyan, so babala ko lang dun sa mga mag-a-apply, wala pa ho yan na baka mamaya ma-illegal din kayo. Babala po yon. And then Poland, ganun din, mga factory workers yan. At saka ano, yung sa factory ng mga sasakyan, food factories, yan po yung mga kailangan. Kaya lang sa ngayon din, medyo lilo din kasi lilo din sila doon sa host countries. Mm-mm. Pero doon sa mga host countries na magbubukas, medyo nide-develop nila yung mga baksin eh, di ba? Yung mga baksin na nide-develop. Yes. And hopefully magkaroon tayo, di ba? Yes. Yung sa Russia, di ba? Sana, hopefully, maging totoo sana talaga, no? Di ba? So si Russia, open din yan dati. Di ba? Oo. Open sila. Mm-hmm. Kaya lang ano, more on ano sila, yung HSW. Mm, yun. Uh-huh. Pero next year pa siguro lahat yan. next. So sa ngayon, hopefully. Hopefully. And alam ko, hindi pa rin kayo nagtutuloy doon sa mga ano nyo ngayon eh, no? Yung sa yung mga misa, sa doon sa ano, wala pa, di ba? Doon sa condo. Hindi na nga rin ako nakapunta sa condo. Medyo sarado. Well, ma'am, sa ngayon ay anong pinagbibisihan nyo bukod sa mga webinar? Itong mga ahensya like PASEI, yung mga miyembro ng PASEI, nawawala na ba kayo ng pag-asa o hindi naman? Sakit ako sa'yo, hindi. Hindi naman. That's the reason na
continuously may contact kami sa aming mga members para to boost their ano, para wag ma-depress. So every time na may webinar kami, may halong rainbow after the storm. Nga, tama. Yun. Eh, sa inyo lang ako kumukuha din ng ano. Siyempre, kami ano din eh, di ba? Lalong wala, di ba? Diba? Pag nakikita pa lang kita, nawawala na eh. Yung problema. Ay, salamat. Kasi nakikita ko, di ba? At nagpapasalamat naman po ako kahit na ngayon lang ako nagsabi, oy, ma'am, interview kita. Ang bilis. Parang si LBS kasi sabi, magbibihis muna ako, kahit kalahati lang. Ganun. So, siguro nasa iyo yung pagkakataon, ma'am. Anuhan natin yung ating mga, alam na yung mga OFW na nakapag-process na, o kaya yung gusto talagang umalis kasi wala naman trabaho dito. Ilang milyon ang mawawala ng trabaho ngayon. Nasa iyo yung pagkakataon, kausapin natin sila, magbigay tayo ng mensahe para sa kanila. Kayo naman bahala. Okay. Okay, first ay yung ho ating mga healthcare workers. Huwag ho kayong mawala ng pag-asa, lalo na po yung may mga dokumento na ready to go. Kasi hindi kayo nag-iisa, yung inyong association ay gumagalaw na para ho makaalis kayo dahil alam natin na gumastos na kayo. At itong mga healthcare workers na to ay talaga namang hindi ito presently engaged, no? Ibig sabihin, hindi po sila nagtatrabaho. Hindi po sila ngayon frontliners, no? So, etong mga to ay naka-ready to go. So, huwag ko kayong mawala ng pag-asa gaya ng sinabi ni ano ni Sec Bello a while ago na sa pag-uusap nila sa IATF ay kanyang sasabihin yung plight ng mga HAW. And then doon naman po sa ibang mga workers, like yung mga skilled, no? Skilled workers, eh mag-aantay po tayo na magbubukas. Kaya habang nag-aantay po tayo, kailangan po natin na mag-retooling. Ibig sabihin, kailangan po, kasi ang TESDA ngayon ay napaka ano nila aggressive to do training, no? So kung tayo ay gusto nating umasenso, mag ano tayo, mag-training tayo habang wala tayong ginagawa para like kung halimbawa dati ay ano HSW ka. So ngayon, pwede kang maging chambermaid. Pero you have to undergo the training, no? So, ito yung pagkakataon na, kasi ang mga training naman ngayon online na rin eh. So, ito yung mga pagkakataon ng ating mga OFW na ang kanilang mga skills ay ilang ma-upgrade, no? Ma-upgrade nila para pagdating ng panahon na magbubukas ay meron na silang kasangkapan. Like alam natin na may factory workers na kailangan sa Europe. So, mag-training tayo sa factory as factory worker like yung kasi doon mga mechanical talaga doon. So, pwede silang mag-training like yung butchering, yung ganoon sa meat. Yes, oo. So mag-check na sila sa TESDA kung ano yung gusto nila natahakin after this pandemic. Yun. Habang walang ginagawa, pwede naman mag-training, di ba? Yes, so, yes, yes. Dagdag kaalaman yun eh, di ba? Dagdag kaalaman natin. May isang nagsasabi, ma'am, may opening daw sa bandang Australia. Meron ba? Melbourne. Sa ngayon po wala eh. Sarado pa kasi sila. Meron healthcare workers pa rin. Eh, ayaw naman paalisin ni Secretary yung mga healthcare workers. Anyways, hindi tayo mawawala ng pag-asa kasi nga sabi nga nila, mali mo sa mga susunod na panahon, nagdasal lang yan, dasal.
Di ba? Mga challenges lang. Ah. Oo. With that, thank you very much po. Ah, ang daming nanonood sa atin. Ah, batiin ko lang muna, ha, ma, bago ka umalis. Si Virgo Rodriguez, si Lloyd Ebanreb, Dexter Rabanillo, yung medyo kaibigan, hindi naman medyo kaibigan talaga yan, ni Mocha. Siya yung medyo, alam mo, second liner. Ginny Recto Dominguez, yan. Si Johnny Gomez, Tedeca Sonora, at sa walang iba kundi ang namumuno ngayon, ang head ng PCW. Di ba? Yung women's group, di ba? Yan, si Ma'am Sandy Montano. Montano. Diba? Kilala ka daw niya. Oo. Okay. So, maraming pong salamat sa lahat ng mga... Baka may mga announcement ka po, ma'am. So far, ano pa bang mga announcement? Puro kasi puro webinar kami ng aming mga members. May, no? Alam mo ba, ma'am, may pumasok sa akin na isang invitasyon. Pagtingin ko, last year pa pala yung invitation. Yung mga ano natin, yung mga punta-punta kung saan-saan, nag-ano tayo, yung pray, ang tawag dyan, pilgrimage. Ah, yung mga pilgrimage. Pumasok sa, meron na. Hindi ko napansin yung date. Nalungkot ako, sinaalala ko yung mga ganun natin, di ba? So, we will have it after. Mm-mm. We will have it after the pandemic. Ang pinakauna nating gagawin ay pilgrimage. Talaga. To thank the Lord. Mm-mm. To thank the Lord. So with that, thank you very much. Yan po ang presidente. Thank you, thank you. Salamat, ha. Thank you very much. Oh, thank you po. Thank very you, much. Thank you. Bye. Okay. Bye. God bless. Bye. God bless. Manila. No place in the world like Manila. So, thank you very much. Yan po si ang presidente ng PASAY, Miss Raquel Bracero. Yan. Yung sinasabi nga niya, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Mali mo, next year, di ba? Next year, open lahat yan. Yan. Yun. At syempre, thank you naman kay Miss Sandy Montano. Yan, head siya ngayon ng PCW. Philippine Commission on Women. Yan. Ma'am Sandy, ano ba yung mga project natin dyan? Yan. Sige. So, muli po, nagpapasalamat ang inyong lingkod, Penny Codemus, para dito sa ating babaeng migrante may kakampi ka. And hopefully, lahat ng mga malalaking agencies na tawagan natin. Kasi ito yung pagkakataon natin. Habang yung iba walang program, nagpo-program. Next week ba? Marami na magpo-program, no? Yan. Oo. Okay, thank you very much sa lahat. Hoy. No place like Manila.